wag kang maingay. Ingay ka kasi. Yung muscle ng assistant ko, flex mo na. Hi. Hello po. Si Dodong. Joke lang dong, wala pa dong. Good morning po mga bro. Ngayong araw, gagawa tayo ng video sa... Huwag kang maingay. Ingay ka kasi. Gagawa tayo ng video sa conversion ng CO2 to PCP. Yung unit na to is made in Iloilo din, Rodson, pero walang tatak. Rodson. Kaway-kaway muna sa gwapo kong assistant. Kaway-kaway, assistant. Na, happy kuy. Na-convert na ito, pero kailangan siguro ulitin kasi mayroong hindi natin masabi na mali o ano. Pero misalignment, may misalign lang yung ano niya, yung offset. Kaya ulitin natin yung tube niya sa ilalim. Na-check din natin na pwede pa siyang i-convert to PCP. Wala pa namang ganong kalawang na ano, na malalim. Pero okay pa ito. Na-check ko na na okay pa. Yung plano natin dito is magti-thread sa part na ito. Tsaka gagawa ng adapter. Tsaka yung offset, yung papasok sa adapter. May mga advantage din kasi sa ano, sa ganitong design. Compare mo sa ibang design na yung offset eh kasama na yung thread para papasok dito sa tube. Yung uunahin natin yung ano, yung adapter muna. Gagawa tayo ng adapter na ipasok dito, i-thread natin dito. Mas maganda kasi yung ano, yung stable yung ano, stable yung o-ring dito sa dulo. Compare mo sa o-ring na pinapasok na parang snap on na o-ring type. So, gagawa tayo ng adapter muna. Pag-disassemble ko muna sa assistant ko yung ano, yung CO2 na i-convert natin. Unahin mo yung ano, yung ito, barrel band muna, tsaka barrel. Tanggalin mo yung upper receiver. At mamaya ipalish mo. Ayos! Paano natin makukuha yung gap ng tube sa barrel natin? So, ito yung size ng ano, ng tangke natin, 61.13. So, i-divide lang natin, nagiging, ano siya, naging 30.5. Saka yung tube natin is 23.50. Divide 2 pa rin, divide 2 rin natin. So, 11.75. Yung 30.5 na half ng ating tangke, dapat bawasan natin siya ng half ng tube natin. So, ang half ng tube natin is 11.5. So, magiging 30.5 minus 11.5. Yung resulta niya is 18.75. So, kung halimbawa, yung 18.75, kung nagbutas tayo ng 0 dito, from 0 up to 17.5 mm, magbubutas tayo ulit ng offset natin. Yung tangke natin, yung OD niya, magiging pantay dito sa OD din ng ating tube. So, kalimbawa nun, magiging ganito. Ito yung center ng tube at pantay sa ating tangke. So, dito na tayo mag-a-add ng ating gap para sa ating barrel gap. Kung ganitong setup, meron na siyang, ano eh, meron ng yung CO2 na unit, meron na siyang gap na 2.5. So, mag-a-add lang tayo sa 2.5. Eh, yung design gap natin sa ating project is 6 mm yung gap.
So 2.5, mag-add tayo ng 3.5 para maging 6. 2.5 plus 3.5 magiging 6 mm yung gap natin. So paano natin i-add dito? Ito na yung final result ng radius ng tangke natin minus radius ng tube natin, 18.75 with 2.5 gap. Yun na yung ano, yung setup ng CO2 unit niya. So mag-a-add lang tayo ng 3.5 para magiging 6. So ang 3.5 i-add natin sa 18.75. 18.75 plus 3.5 magiging 22.25. Ito na yung total ng distance natin. Saan natin ito magagamit? Dito natin magagamit sa ano yan? Sa paggawa ng offset. Ito po yung plano ng offset natin. Pasensya na, may ingay sa labas. Malapit kami sa kalsada. Hindi ko na save yung mga data ng mga offset na nagawa ko noon. So, gagawa na lang tayo ng bago. Madali lang naman. Sketch lang tayo. Kuha tayo ng sukat at maglilay tayo sa tornoy natin. Adapter muna. Halimbawa, ito yung ano, yung lower tube natin, yung thread, meron na siyang thread. So dito nakaabang yung o-ring niya. Dito nakaabang yung o-ring, may thread papasok. Okay din naman yung ano, yung o-ring. After ng thread, halimbawa ganito. Thread, o-ring dito. Pwede din. Pero yung disadvantage dito, kailangan natin magbawas ng ID dito para yung pagpasok ng o-ring kasama ng adapter, hindi siya sasagi dito sa thread, hindi masisira sa thread. So yung ang disadvantage niya is babawas tayo ng OD, ninipis yung material natin. So yung gagawin ko, yung ito na lang, dito tayo maglalagay ng o-ring tsaka magte-thread tayo para hindi na ako magbabawas ng ID ng ano, ng lower tube natin, para mas lalong safe tayo. Yung pitch ng thread, sandali, ano yung pitch ng thread dong? Ng naka-thread sa kanya? Sukatin mo pa? Sukatin mo. So ito yung magiging adapter niya. Parang may neck dito para sa o-ring, thread. Parang ganyan siya. Mahirap mag-drawing na pinakaharang. So maglalagay ako ng o-ring dito sa kabila. Dito papasok yung offset niya. Dalawang o-ring. Tsaka may butas yan dito. Hindi yan tagos yung port natin. Is hanggang dito lang. Papunta dito sa loob. Tsaka yung offset. Yung offset yung papasok dito. Parang ganyan. Saka ito yung para sa regulator. Parang ganyan yung design niya. Maglalagay ako ng
lock na allen bolt dito. Tagos yan dito. Pero hindi yan, yung butas niya hindi siya tagos na o parang ito na yung design ng offset natin. So parang ganito siya. Bloke siya na T6. Yung mga sukat niya is ito yung adapter. Bali, papasok ito sa T6 natin. O-ring tsaka thread. Butas, O-ring magkabilaan para hindi lalabas yung, para hindi maglilik yung O-ring dito. Yung natirang ano space dito para yan sa sinabi ko kanina nana na magiging bolt natin. Allen bolt yung ginagamit ko dito. Papasok yan hanggang dito. Hindi yan tagos para walang leak. At saka ito yung maghihigpit sa offset nyo papunta ng lower tube na CO2 na nakat natin. So magiging ganito yung design niya. Palakihin ko lang para makita natin. Yung offset parang ganito siya. Magbubutas tayo dito ng 14mm. Ito yung line na pupunta sa adapter natin. So nakuha na natin kanina yung sukat na 46.15. Magbubutas yung center nito from zero papunta ng center ng para sa regulator natin is eto na 46.15. pag natapos natin yan tsaka ikabit natin yung barrel gap na desired natin, tamang-tama talaga sa ano, sa ginawa natin ano, sa sukat natin. So bali ito yung design natin. Papasok dito yung adapter. So lalakyan ko yung adapter. Yung O-ring dito. Thread ito. Tagos yan. Allen bolt. Mula noon yung ano, yung offset ko, ganito na yung design. Kasi pag may nakita kong may naisip tayong bagong design na mas advantage sa dati natin ginagawa, yun yung ginagawa natin. Para na rin na mas madali siyang i-repair, mas madali siyang i-alay, saka mas matibay siya. So dito na yung ano natin, yung O-ring, hindi na siya lilik. May butas dito yung adapter natin. Parang ganyan siya. Magkakaroon ng O-ring dito kasi ito yung papasok sa lower tube natin. Tsaka magte-thread. Yung bypass naman ng hangin natin para makapasok dito from regulator, pwede din na butasan natin slant na paganyan patagilid kasi hindi naman tayo gumagamit ng O-ring sa dulo ng ano, yung nakalagay sa dulo ng regulator kasi yung type na O-ring na yun, yung makikita niyo kadalasan yun sa mga China rig, yung white na O-ring dito yan pumapasok. Pero na-condemn ko na yan kasi mas matibay yung dito sa labas tayo maglagay ng O-ring. Yung kagaya sa tank natin, yung nakaupo yung O-ring,
pag nakaupo yung rain, mas stable siya. Hindi siya gumagalaw. So, walang tendency na maglilik siya. Yung sa design naman ng regulator, nasa dulo yung ano, yung O-ring niya. Pwede din yun, pero kailangan natin ng on-off valve dito para mag-open close ng valve para pwede natin siyang matanggal. Kung tatanggalin natin na wala tayong on-off valve, hindi natin ma-release yung hangin ng plenum, medyo matigas to. At saka pag-release mo dyan, minsan pumupotok yung O-ring niya kasi tutulak niya yung pressure palabas. So, kung meron kang on-off valve dito, mas okay. Pwede mo siyang magamit para ma-release natin yung sa plenum na hangin. So, sa atin dito, wala na ito. Na-condemn ko na ito. Kasi hindi naman yung design natin. Hindi naman tayo removable tank na pag naubos, tanggalin saka papalitan ng bago. So, kailangan mo ng dalawang regulator para sa isang PCB. Hindi naman pwede na yung dati mong regulator dito, yung ikakabit mo at saka papalitan ng tank. Pwede naman, pero kailangan mo pa ng kailangan talaga ng on-off valve dito in between kung gagamitin mo yung ano, yung dati mong regulator na nakaset mo na kung ano yung pressure ng regulator. Ito yung offset natin is ano na ito, naka-fix na ito. So may chance lang itong tatanggalin pag gusto mo na siyang i-repair. Mag-drain ka muna. Ito yung habol ko kasi. Notice nyo naman sa ano, sa mga tank natin na battle tank. Yung ito ganito, yung lieg ng battle tank, parang nakaupo yung O-ring thread. Oh, dito. Pag nakaupo yung O-ring, stable siya, lapat siya sa iyong ano, sa regulator o offset man o receiver. Pag ganito yung position ng O-ring, mas matibay siya compare mo sa removable na wala kang on-off valve. So, paano natin gagawin yung offset natin? Dalawang paraan para maka pag-bypass tayo ng hangin na papuntang plenum niya. Pwede din dito paslan. Pwede din straight na butas. Kung straight na butas, para wala ka ng ibang maintenance. Kasi maraming butas, maraming O-ring din yan eh. Dito ka na maglalagay ng output gauge mo. Dito sa ilalim. At the same time, wala na siyang butas na kailangan mong intindihin. Ito na lang. So, binubutasan ko ito pataas. Size siguro nasa maximum na ang 2mm. Maliit lang yan. Tsaka ito tagos ito. So, wala kang makikitang butas sa offset mo. Diretso na yung regulator mo papunta sa taas. Yung sa ilalim niya, gauge. So yung plano natin, unahin natin sa pagbutas dito mamaya yung dito na side. Bakit? Kasi pag inuna mo ito, pag inuna mo itong butas sa taas sa ating offset, tsaka bubutasan mo itong yung maliit, minsan yung mga dulo ng ano, ng pag nag-drill ka, yung mga matatalas na ano, part ng offset natin, yung susugat mismo sa O-ring na papasok dito, malamang yung O-ring dito pag pinasok mo, ito yung mabubutas, mapupunit na O-ring. Kasi may butas siya at saka mas madali siyang ano, mas madali siyang linisin pag ano, pag ito yung butas na to, yung maliit na butas yung inuna mo. Tsaka nag-drill at saka nag-reamer ka dito kasi mas script natin yung ano,
yung mga matatalas na ano, na part ng sa drilling natin sa receiver. So ito na, bali detachable ito, matatanggal yung ano, yung ating ano, yung ating adapter. Pwede mo siyang straight, halimbawa ito kasi na kadalasan yung ano, yung nangyari sa mga fixed na adapter nila. Minsan kung mag front view tayo, ito yung lower tube. Pag hinigpitan nila, yung position ng ano nila, yung offset nila, nagiging ganito. Kasi yan yung pinakamahigpit na part niya. Sa katagalan yung tread, pag T6 yung ano ginagamit natin, may misalignment yan. Kaya bawas ulit. Pero kung sa design natin na merong bolt dito, at saka ganito yung type ng o-ring, pwede natin pantayin, mabalik sa normal niya na position, tsaka natin higpitan. Hindi tayo magkakarga ng hangin unless hindi mahigpit lahat yung tread natin. Halimbawa, ano mangyayari pag hindi natin inigpitan ito, pinasok lang, hindi naman nagli-leak, pero pinasok mo lang na hindi mahigpit yung offset mo sa yung lower tube. Minsan pag nagkarga tayo ng hangin, ito mangyayari sa kanya. Ito yung lower tube, ito yung offset mo, halimbawa ganito. Pag nag-supply ka ng hangin dito at maluwag yung thread mo dito, minsan yung barrel natin, alignment ng tank natin sa barrel, may paganyan, pataas, meron ding pababa, kasi hindi maigpit yung thread. Kung mag-push yung hangin dito sa plenum niya, hahanap yan yung thread ng mahigpit niya na side. So may possible na tataas siya at pababa, or mag left or right kung saan siya higpit. Yan kadalasan yung error sa mga ganitong design. Kasi hindi mo naman pwedeng i-ano siya, ipasok sa kulata mo na tabingi. Dapat pantay. So nag-unscrew ka, hindi na mahigpit yung thread mo. Ewan ko lang sa iba kung ano yung experience nila. Meron din ako nakita na set screw yung ginamit. Pinasok lang. Pinasok nila dito sa lower tube yung offset. May o-ring. Minsan dalawa pa nga yung o-ring. Tsaka naka-set screw. Set screw, set screw. Yung problema kasi dito, pag set screw yung ginagamit niya, minsan tabingi din. Hindi man naman pwede na ano, yung built-in adapter ng offset is fitting talaga sa ID ng lower tube ng CO2 mo. Hindi yan pwede na fitting na hindi siya gagalaw. Kailangan talaga may clearance para mas madali siyang hatakin at ipasok. Tsaka may o-ring na ano. Yung problema naman dito, pag pinasok mo, dadaan yung o-ring mo dito, yung offset mo, dadaan sa butas ng mga set screw natin. Kaya problema minsan, sisingaw siya kasi napupunit dito sa set screw na butas kasi naka-thread yan. Yan lang yung nakita ko, ano, yung mga disadvantage ng ganitong offset. Pero okay din naman. Basta mag-ingat lang tayo, mga bro, sa pag-convert ng ano natin, ng mga CO2 natin. Kasi minsan akala ng iba ano eh, pag na-convert na, okay na, hindi natin malagay sa safety yung ano natin, kasi pressure yan eh na pumapasok dito.
malakas na pressure yan. Mas okay yung pag-convert ng CO2 to PCP, regulated siya. Pag nag-convert ka na unreg, mas delikado tayo kasi kung ano yung persa ng hangin dito sa tanke natin, ganun din yung ibubuga dito sa plenum natin. So yung CO2 minsan naka-design for CO2 pressure lang up to 1,000 PSI or 1,500 PSI. So mas maganda siya kung ano. Kaya pa naman, nakasubok din naman kami ng CO2 na kumaga kami ng 2K. Check naman yung ano, yung bolt sa itaas at sa ilalim. Medyo gumalaw siya. Pero mag-add lang tayo ng ano, ng another support dito sa valve housing natin para sigurado tayo na hindi aatras yung ano natin kasi malakas yung pressure. Mas maganda yung regulated tayo kasi ma-adjust natin yung ipapasok natin dito na pressure. So sa unreg, delikado yun. Dapat regulated tayo. So ganito na yung design ng offset natin. Gagawin natin. Mahaba na yung video. So baka napuboring na kayo. Pero kung ano mga katanungan ninyo sa paggawa ng CO2, convert ng CO2 to PCP, pwede naman tayo mag-comment dito sa YouTube. Baka magkatayin tayo, masagot natin. Thank you mga bro. Punta na tayo sa ano? Sa ating ipili tayo ng materyales, stainless ba o steel lang para sa ating adapter. Mas okay ito yung ano, yung stainless kasi hindi kalawangin. Medyo pangmatagalan. Pero ano yan lang. Medyo matigas. mas matigas yung ano, yung muscle ng assistant ko. Flex mo na. Ay, mabuti na yung before tayo gumagawa ng ano, ng project natin. Happy moments muna. Stainless na lang para matutuwa yung ano, yung kaibigan ko. Stainless yung adapter niya. Ayan, magsa-start tayo.